Sa buong mundo, kilala ang Pilipinas na masaya at makulay nitong kultura. Saang dako ka man pumunta, nariyan ang iba't ibang piyesta at kasiyahan. At sa bawat pagdiriwang, hindi nawawala ang larong sabong o cockfighting. Ito'y bahagi na ng tradisyong Pilipino. Mula sa isang simpleng libangan o pampalipas oras, ito ngayon ay tinaguriang gentleman's game na sinusubaybayan ng bilyon-bilyon nating kababayan, mayaman man o mahirap. Ang mga malalaking derbies gaya ng World Slashers sa Araneta Coliseum at iba pang event na kagaya nito sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay naging matunog at kilala. Kaya't dinaglaoy naging bahagi na rin ng kalendaryo ng iba pang aficionado. Dagdag pa dito ang paglitaw ng iba't ibang Gamefowl Breeders Associations na tumutulong para higit pang makilala ang sport na ito. Sa lahat ng ito, mahalaga ang tungkuling ginagampanan ng Thunderbird Power Feeds para umunlad ang sabong. Simula nang ilunsad ang pinakauna nitong produkto noong 1992, ang Thunderbird High Protein Power Pellets. Ang Thunderbird ay patuloy na nagbibigay ng karangalan, inspirasyon at sigla sa lahat ng mga aficionado para isulong ang sport na ito at makilala ang Pilipinas bilang Emerging Cocking and Gamefowl Breeding Capital of the World. Ngayong taong 2005, ang pangalawang Year of the Rooster sa kasaysayan ng kumpanya, ang Thunderbird Power Feeds pa rin ang may tuturing na market leader sa industriyang tinulungan nitong paunlaring. Tunay nga namang ang Thunderbird, ang kumpanyang nabuo dahil sa mga panabong, ay hindi kailanman may pagkakaitan ng industriyang buong karangalan nitong binuhay at inalagaan. Sa larangan ng sabong, nakasalalay ang tagumpay sa mabisang paraan ng pagpapalaki at pag-aalaga ng mga panabong. Simula pagpisa hanggang sa sila'y ilaban, maraming aspeto ang dapat isaalang-alang. Unang-una na dito ang kanilang genetic makeup o bloodline, environment, paraan ng pag-aalaga, patuka at nutrisyon, tamang programang pangkalusugan, at maaari na rin nating idagdag ang swerte sa mga bagay na makakaapekto sa performance ng mga panabong. Pag napabayaan ang isa sa mga nabanggit na aspeto, ay maaaring magresulta sa mahinang performance pagdating sa laban. Ang buhay ng panabong ay nahahati sa iba't ibang yugto. Bawat yugto ay may kanya-kanyang uri ng pangangalaga na naaayon sa kanilang pangangailangan para makamit ang malusog na pangangatawan, mataas na resistensya at ibayong performance. Ang mga ito ang mga sumusunod. Pagpapalahi o breeding. Pagpapalaki ng sisiw o brooding. Pawalaan o ranging. Hardening. Pagtatali o cording. Preconditioning. Paghahanda sa laban o conditioning. Paglulugon o molting. Pagpapalahi o breeding. Iba't iba ang hanap ng mga breeders kapag lahi na ng manok ang pinag-uusapan. Marami ng mga lahi ang nandito sa Pilipinas at sila na rin ang matiyagang naghahanap kung ano-anong katangian ang nais nilang paramihin. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: Lemon, Kelso, Hatch, Claret at iba pa, na nagmula o nakilala na rin sa mga pangalan ng breeders na nagpalahi at nagparami nito. Narito ang ilang batayan sa pagpili ng mga palahian. Sa mga inahin o brood hen, bigyang pansin ang mga sumusunod: malapad at malayo ang pagitan ng sipit-sipitan, manipis na binti at daliri, luwa at mapula ang mata, dikit ang balahibo sa katawan, maluwang ang pagitan ng silong, maliit na daliri, tuwid at manipis na talampakan, dikit na tulatod. Sa mga katyaw o brood cock, dikit na sipit-sipitan at buto ng pitso, dikit na tulatod, mababang tubo ng tahid, maluwang na pagitan ng silong, luwa at mapula ang mata, dikit at malago ang balahibo sa katawan, maliit na daliri, tuwid at manipis na talampakan, malaki ang puno ng leeg at maliit na ulo. Mahalaga ang panahong ito dahil dito nakasalalay ang kalusugan ng mga sisiw.
dapat isakatuparan ang mga sumusunod. Malusog na breeding stocks, inahin at tandang. Isang buwan bago pa ang breeding proper, ay dapat na silang ihiwalay at bakunahan laban sa infectious coryza at CRD. Ang mga sakit na ito ay nakakaapekto sa pagdevelop ng shell ng itlog, i-deworm ng vermigo, at i-delouse ng Pusham DS sa unang linggo. Linisin at disinpektahan ng microban ang breeding area upang maiwasan ang pagpasok ng impeksyon. Palitan na ang patuka. Ibigay ang Thunderbird Successor Breeder Pellets upang makatulong sa pagpapadami, pampatibay ng shell ng itlog at makapagbigay ng tamang amount ng calcium at phosphorus na kailangan ng inahin. Ito ay may vitamin E, selenium, iron at folic acid na tumutulong sa maayos at malusog na development ng embryo. Dapat panatilihin ang tamang pangangatawan at bigat ng mga inahin. Iwasan ang kanilang pagbigat at pagkaroon ng sapola. Ito ay makakamit sa tamang rasyon ng patuka. 40 grams Thunderbird Successor kada pakain. Gawing 30 grams kung napapansing masyado ng mabigat ang inahin. Hayaan ding makapag-ehersisyo ang mga ito. Habaan ang day length hanggang 17 oras, 4 na linggo bago ang breeding proper. Makatutulong ito sa pag-stimulate ng mga hormones na nagpapadami ng itlog. Magbigay din ng Bexan XP kada linggo upang makapagbigay ng ekstrang resistensya. Limitahan lamang ang dami ng inahin para sa isang tandang upang makasiguro sa pagbibigay ng sapat na dami ng semilya kada inahin, lalo na kung gagamit ng bull stag. Tuwing magpapakain sa hapon, ihiwalay ang tandang at ibalik sa cord upang ito'y makakain ng maayos. Ibalik muli kinabukasan. Dapat panatilihing malinis ang mga nakolektang itlog upang maiwasan ang kontaminasyon. Sa artipisyal na paraan ng pagpapapisa, dapat ay hindi lalampas sa 5 araw bago sila ipasok sa incubator. Lumalabas sa mga pag-aaral na bumababa ang hatchability ng itlog kung ito'y mahigit na 2 linggo na bago ilagay sa incubator. Huwag kalimutang silipin kung may semilya ang itlog o candling at igalaw ang itlog mula 4 hanggang 5 beses kada araw. Magdagdag ng microban sa tubig ng incubator nang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kung natural na paraan naman, panatilihing malinis ang pugaran, ang programang pangkalusugan na binubuo ng mga gamot na ibinibigay at schedule ng bakuna ay dapat nakasulat ng maayos sa talaan o record. Kung naisagawa ng naaayon ang mga bagay na nabanggit, mataas ang porsyento ng pagpisa at makasisigurong malusog at matibay ang mga sisiw. Pagpapalaki ng sisiw o brooding. Ang unang 1 buwan ng bagong pisang sisiw ang pinakakritikal na bahagi ng buhay ng manok na panabong. Sa panahong ito, hindi gaanong nadidevelop ang thermoregulatory mechanism ng sisiw o ang kanilang kakayahang labanan ang papalit-palit na lagay ng panahon. Madali rin silang magkasakit dahil hindi pa rin nadidevelop ang kanilang immune system o kanilang resistensya laban sa sakit. Idagdag pa dito ang hindi pa pag-develop ng kanilang digestive system o ang panunaw ng patuka. Ang mga sakit na maaaring tumama sa mga sisiw sa panahong ito ay ang mga sumusunod. Sipon, ito'y pwedeng mauwi sa malalang kondisyon. Panunuyo ng katawan at pagtatae na may kasamang dugo o coccidiosis. 2 ang paraan sa pagpapalaki ng sisiw. Natural brooding o ang likas na kakayahan ng inahin na magbigay ng init sa kanilang mga inakay. Sa ganitong paraan, maglaan ng silungan para maprotektahan sila laban sa ulan, matinding init at lamig, lalo na tuwing gabi at madaling araw. Sinasabing ang mga sisiw na pinalaki ng kanilang inahin ay matitibay. Artificial brooding. Ito ay ang paglalaan ng artipisyal na init, 31 to 32 degrees centigrade sa pamamagitan ng bumbilya sa loob ng 3 linggo. Mahalagang obserbahan ang kilos ng mga sisiw ayon sa pinanggagalingan ng init. Kapag sobrang mainit ang brooder, mapapansing sila'y nasa gilid ng brooder, samantalang nagsisiksikan naman sila malapit sa bumbilya kung ito'y kulang sa init. Dapat ay katamtaman lamang ang pagkakalat ng mga ito sa loob ng brooder.
mga dapat gawin. Linisin at disinfektahan muna ang kulungan o brooder 3 hanggang 5 araw bago sila ilipat mula sa hatchery. Maglaan ng mga pananggalang sa init, ulan at hangin. Maglagay ng dyaryo, wood shavings o rice hulls sa loob ng kulungan. Palitan ito araw-araw. Panatilihing malinis ang kulungan. Dapat araw-araw ang pagtanggal ng dumi, paglinis ng pakainan at inuman. Maglaan ng tamang espasyo upang maiwasan ng overcrowding at feather picking. Ayusin ang ventilation upang maiwasan ang ammonia buildup sa loob ng kulungan, nasanhin ang pagluluha at kung minsan ay sipon. Magbigay ng electrolytes katulad ng Thunderbird Electrogen. Ihalo ang 1 kutsarita sa bawat galon ng tubig upang maiwasan ang panunuyo ng katawan. Magbigay ng preventive level ng antibiotiko, Vetresin Premium sa 1-2 linggo at Baxidil Soluble 2 linggo pataas. Halinhinan ang pagbibigay ng Electrogen, Vetresin Premium at Baxidil mula 1 araw hanggang 30 araw. Electrogen 2 araw, Plain Water 1 araw, Vetresin Baxidil 3 hanggang 5 araw. Upang maging malusog at mabilis ang paglaki ng mga sisiw, kailangan silang bigyan ng patuka na naaayon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Thunderbird Baby Stag Booster para sa tamang pundasyon. May 22% crude protein, sapat na enerhiya, multiple enzymes at sangkap na coccidiostat para maiwasan ang madugong ipot o coccidiosis. Sa triple bisa ng Thunderbird Baby Stag Booster, sisiw ay lalaking masigla, matibay at disakitin. Alisin na ang ilawan 1 linggo bago ibaba ang mga sisiw upang hindi sila manibago sa temperatura ng range area. Pawalaan o ranging. 31 araw hanggang 6 buwan. Sa panahong ranging, pinapawalan na ang mga baby stags upang ma-develop ng husto ang kanilang pangangatawan at mga buto. Delikado rin ang panahong ito dahil sila ay naka-expose sa papalit-palit na lagay ng panahon at sa mga elemento na nagdudulot ng sakit, impeksyon at bulate. Rekomendado ng Thunderbird na kompletuhin muna ang bakuna bago sila ilipat sa range. Kailangan ng mga baby stag sa panahong ito ang 1 patuka na makapagbibigay sa kanila ng sapat na nutrisyong magagamit dahil mataas na antas na ng enerhiya ang kanilang kailangan. Thunderbird Stag Developer para sa tamang paglaki. May amino acids, vitamins at minerals at anti-CRD para maiwasan ang mga respiratory diseases. Sa taglay nitong growth formation, tiyak magiging matatag, matibay at malakas ang inyong mga lumalaking stags. Mga gawain tuwing ranging. Bungkalin, linisin at disinfektahan ang lupa bago ilipat ang mga baby stags sa range area. Siguraduhin na paliguan ng Thunderbird Pusham DS ang mga baby stags bago sila ibaba sa range area. Purgahin ng Thunderbird Vermigo kalahating tableta at ulitin kada buwan. Ipagpatuloy ang pagbibigay ng Electrogen, Baxidil at Vetresin Gold sa tubig upang maiwasan ang pagdapo ng mga sakit. Maglaan ng tamang espasyo para sa mga baby stags sa range area upang maiwasan ang overcrowding at kompetisyon sa pagkain. Sa ganitong paraan, sabay-sabay ang kanilang paglaki. Magdagdag ng pakainan kung kinakailangan. Pag naabot na ng mga stags ang kanilang maturity period, kung saan nagsisimula na silang lumaban, maaari na silang itali at ilagay muna sa mga flying pen upang maging matibay ang kanilang buto bilang preparasyon sa cording. Ito ang tinatawag na hardening period. Hardening period. Ang hardening period ay ang transition stage ng mga stags bago sila ilaban. Kasama dito ang physical at mental training na kung saan ginagawa ang mga sumusunod. Sinasanay na sa cord sa pamamagitan ng paglalagay ng maigsing tali o leg weights. Inilalagay na sa individual pens. Sinasamahan ng inahin upang maging buo ang loob na lumaban. Pagtatali o cording. 6 buwan pataas. Ang cording ang pinakamahabang yugto sa buhay ng 1 panabong. Sinasabing sa panahong ito ay wala pang masyadong pakinabang ang mga tinali dahil kailangan pa silang pagulangin
Kailangan ito para maabot ang kanilang hustong gulang at makuha ang kanilang full potential. Pagkatapos ng hardening phase, ilipat na ang mga stag sa tipi na may taas na hindi lalampas sa 5 feet. Maglagay ng hapunan o perches. Ang tali ay hindi dapat bumaba sa 6 feet. Tama lamang na makakilos sila ng komportable. Siguraduhin na arawan ang cording area at dinidisinfektahan kada 3 buwan. Mga gawain. Magbigay ng electrogen 3 beses sa isang linggo mula sa araw ng pagkakatali. Purgahin ng vermigo at paliguan ng Pusham DS minsan sa isang buwan. Magturok ng 0.5 ml na Bexan XP sa isang linggo. Pungusan at itrim ang spur pagdating ng 7 hanggang 8 buwan. Itrim ang balahibo sa puwet. Magsubo ng Baxidil tablet para maiwasan ang sipon, CRD at iba pang impeksyon. Magbigay ng tamang patuka. 50% Thunderbird Multigrain Concentrate at 50% Thunderbird Highlander Maintenance Pellets. Ang Thunderbird Multigrain Concentrate ay may tamang dami at timpla ng pre-cleaned choice grains. Ito rin ay may mababang antas ng NSP o non-starch polysaccharide. Kapag mataas ang level ng NSP, bumababa ang absorption ng sustansya. Ang Thunderbird Highlander Maintenance Pellets ay nagtataglay ng phytic acid neutralizer na nakikita sa concentrate grains at meron din itong L-carnitine para sa muscle tone. Kapag pinaghalo ang Thunderbird Highlander Maintenance Pellets at Thunderbird Multigrain Concentrate, garantisado ang performance level ng inyong panabong. Pre-conditioning period. Ang pre-conditioning period ay ginagawa isang buwan bago ang conditioning. Dito sinisimulan ang paunti-unting pag-ensayo ng ilalaban na manok para makayanan ng finale ang training exercises. Bigyan ito ng Thunderbird Enertone, 40 grams kada pakain. Ang Enertone ang nangungunang ready mixed maintenance feed na may tamang timpla ng concentrate grains at high quality pellets. Ito rin ay may phytic acid neutralizer at split peas para walang sayang at madaling tunawin. Sa ganitong paraan, ang mga tinali ay laging pre-con at handa. Sandali na lang, pwede nang ilaban. Kung naisagawa ang mga bagay na ito, maiiwasan ang pagkakasakit at hindi na mahirap ang pagpili ng mga ikukondisyong manok. Paghahanda sa laban o conditioning. Ang pagkukondisyon ay isa sa pinaka-importanteng yugto sa pag-aalaga ng panabong. Dito nasusukat ang kanilang kakayahan at resulta ng tamang pag-aalaga mula brooding hanggang cording. Ito ang panahon kung saan ang panabong ay inihahanda sa laban. Binubuo ito ng mga sumusunod. Tamang pagpili ng mga ikukondisyong tinali. Pagbibigay ng nararapat na pakain at vitamin supplement. Mga workout o ehersisyo. Ang conditioning ay kadalasang isinasagawa sa loob ng 14 o 21 araw. Dito dine-develop at pinag-iibayo ang kakayahan ng mga panabong tulad ng power, endurance, koordinasyon ng mga kilos at cutting ability. Bigyan sila ng sapat na pakaing makakatulong sa kanilang paghanda. 50% Thunderbird Multigrain Conditioner at 50% Thunderbird High Protein Power Pellets para sa mga kinukondisyong stags. O di kaya'y 50% Thunderbird Platinum para sa mga kinukondisyong gamecocks. Ang Thunderbird Multigrain Conditioner ay isang specialty feed na dumaan sa siyentipikong pag-aaral at proseso ng paghahalo. Kaya't siguradong well-balanced at husto ang nutrisyon na makukuha ng inyong mga manok. Ang mataas na protina ng Thunderbird High Protein Power Pellets ay makakatulong sa pag-develop ng tamang muscle at pangangatawan ng mga kinukondisyong stags. Ito rin ay may sangkap na ginseng na nagpapataas ng stamina. Mas alerto ang manok at humuhusay ang power. Ang Thunderbird Platinum naman ay may pinagsamang lakas ng calcium phosphate at creatine na nagbibigay tibay sa buto at lakas ng laman ng mga inihahandang gamecocks. Sa unang araw din ng paghahanda, dinidiworm at dinidilouse ang mga panabong. Tuwing umaga ay nilalagay sila sa scratch pen at hinahayaang magbungkal upang ma-develop ang kanilang mga muscle sa binti at paa.
Ito ay sinasagawa sa loob ng 10 minuto. Sa hapon, flying exercise naman upang ma-develop ang kanilang mga muscles sa dibdib at pakpak. Ito rin ay sinasagawa sa loob ng 10 minuto. Dahil sa ehersisyong ginagawa ng panabong, mahalagang bigyan sila ng vitamin supplement gaya ng iron at Pexan XP upang magbigay ng ekstrang resistensya. Dapat ding obserbahan ang tamang moisture sa mismong araw ng laban. Alerto ang kilos ng manok pag tama ang moisture. Malalaman ito sa pag-oobserba ng dumi o ipot. Kung ito'y basa, mataas ang moisture kaya dapat magdagdag ng 3-5 butil ng Thunderbird High Protein Power Pellets. Mapapansin na mabagal ang kilos at walang direksyon ang palo ng manok kung mataas ang moisture. At kung tuyo naman, bigyan ng inumin 2-4 na drops. Paikli ang palo ng manok na kulang sa moisture. Ito ang tinatawag na pointing. Ang mga gawaing nabanggit ay pwedeng mabago ayon sa diskarte ng mga trainers at sa mga pamamaraan base sa obserbasyon sa kondisyon ng panabong. Paglulugon o molting. Taliwas sa mga paniniwala at nakagawian na kung saan ibinibigay ang pinakamurang patuka at masyadong pinangangalagaan ng manok na naglulugon, napatunayan na ang molting ay isang mahirap na proseso na kailangang pagtuunan ng pansin. Ito ang panahon na tumutubo ang mga bagong balahibo na siyang gagamitin ng manok sa loob ng 1 taon. Ang balahibo ay binubuo ng humigit kumulang 85% na protina. At kung hindi natin maibigay sa patuka, bumabagsak ang katawan ng manok. Tandaan natin na ang balahibo'y nagbibigay ng balanse, tumutulong sa paglipad, stability at proteksyon ng manok sa laban. Kung puro concentrate naman ang ibibigay natin, masyadong mababa ang protein level, ngunit napakataas naman ang energy content, kaya't nagkakasapola at hindi buo ang katawan. Sa panahon ng taglugon, gumamit ng 40% Thunderbird High Protein Power Pellets at 60% Thunderbird Multigrain Concentrate upang matugunan ang pangangailangan sa protina, mapanatili ang lakas ng katawan at magkaroon ng matibay na balahibo. Tunay nga namang mahirap mag-breed, magpalaki, mag-maintain at magkondisyon ng manok. Ngunit ang kaligayahang na ibibigay nito sa nag-aalaga ay hindi mapapantayan ng iba pang bagay. Makakaasa rin kayo na parating nandyan ang Thunderbird at Univet para sumuporta at tumulong sa wastong pagpapalaki ng inyong mga manok na panlaban. At sa darating pang mga taon, patuloy ang sabong na magiging bahagi ng ating mga kasiyahan at pagdiriwang. Patuloy itong magbibigay kulay at sigla sa kultura at tradisyon nating mga Pilipino.